Hi, kamusta? Welcome sa aking YouTube channel. Ngayong matanda na tayo at malapit nang mawala sa kalendaryo, maraming bagay nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Breakup, panonood ng Korean novela, sinlang sa mga message, matabang na milk tea, at marami pang iba. Pero isa sa nagbibigay sa atin ng kaligayahan ay yung maalala natin ang ating kabataan. Yung mga panahong hindi natin alam ang salitang problema. Yung mga panahong hindi pa uso ang computer at mga mobile games. Yung mga panahong kung ano lang ang makita sa kalsada, yun ang paglalaruan. At noon, napakadaming nauusong mga laro. At isa doon yung larong Black 1-2-3. Ito yung laro na sobrang nakakapagod. Gagamitin mo talaga ang 100% ng iyong lakas para sa larong ito. Itong laro na ito, mahati kayo sa dalawa na grupo. Yung mapipiling taya, yun ang hahabol sa inyo. You win! Perfect! Huhuliin kayo isa-isa at ikukulong sa kanilang base. At kapag nahuli na kayong lahat, kayo naman ang magiging taya. At hahabulin nyo sila. Pero ang matindi sa laro na ito, pwede mong iligtas ang iyong mga kakampi. Ang kailangan, makalapit ka sa base ng kalaban na hindi ka nahuhuli. Kailangan mahawakan mo ang kakampi mo. Touch ang sinasabi namin kapag ka nahawakan mo na. Saka sila kakawala sa base ng kalaban at magtatakbuhan. At ayun, uuliin uli sila ng mga taya. Buong maghapon kami naghahabulan. Pag-uwi, amoy pawis at palo sa nanay. Nakakapagod pero masaya. Dito lumakas ang resistensya ko noon nung bata pa ako. At abangan nyo ang mga next na video patungkol sa mga laro ng mga batang 90s. Salamat! Batang 90s. Napakarami nating alam. Mga kakaibang libangan na ginagawa natin noon. So, ayun na nga. Ipapaliwanag ko ang ilan kung papaano namin ginagawa yung mga kakaibang libangan namin noon. Una, magsunog ng hanger. Yung pagkatapos mo maglaro buong maghapon, takbo dito, rampulan doon, at pag uwi mo, pakakatikim ka ng palo sa nanay dahil amoy pawis, napakadumi. Pagkatapos kang paluin, eh syempre, batang 90s, maraming alam. Yung baling hanger kukunin. Kapag kasinindihan, ipapatulo sa mga langgam at mga bulate para ka nakikipaglaban na gamit ang spaceship. Uubusin ko kayong lahat! Pangalawa, yung magluluto-lutuan kayo. Totoong pagkain, men. Yung tipong maghahanda kayo sa isang Mission Impossible. Okay, gentlemen, magluluto tayo. You, sardinas. Yes, sir. You, bawang at sibuyas. Yes, sir. You, bigas. Yes, sir. Ako na ang magluluto. Yung kukupit kayo sa bahay ninyo ng iba't ibang mga sangkap. Run. Para makapagluto-lutuan kayong mga magkakabarkada. Hoy, bawal umihi dyan! Pangatlo, manghuhuli ng butete sa kanal. Isa ito sa mga paborito kong libangan noon, ang manghuli ng butete sa napakaruming kanal. Hinuhuli namin yan noon, kapag ka nakukuha ka ng butete na may tumutubo ng paa. Ahem, paa. Hoy, may nahuli akong butete, meron ng paa. Maituturing kang natatanging nilalang. Pang-apat,
Kapag November 1, yun ang unguha ka ng mga tunaw na kandila at bibilugin. Kapag ikaw ang may pinakamay malaking bilog na kandila, sikat ka! Bukod sa pagpapabilog ng kandila, tinutunaw din namin ang kandila at bubuhusan o kaya iihihan. Kapag ka nabasa na yung tunaw na kandila, boom! Panglima, magpapalutang ng Stay Fresh sa bibig. Pawang mga profesional lang ang gumagawa nito. Kapag nagkamali ka ng pagpapalutang ng Stay Fresh sa bibig mo, pwedeng pumasok sa ilong. Ilan lang yan sa mga libang ang ginagawa namin noon. Napakasarap maglaro kasama ang iyong mga kaibigan at alalahanin ang mga bagay na ginagawa ninyo noon. So salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kakalimutang i-like, share, subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat! Pag-usapan natin ang arcade. Base sa nabasa ko sa Google, ang video arcade ay naimbento noong 1971. 11 years pa lang ang mga magulang ko noon. At noong 1990s, mid-90s, or late 90s, panahon na namin nung nagkaroon ng arcade sa Pilipinas. E isa ito sa mga kinababaliwan ng mga bata noon. Woo! Kapag ka merong kang piso, makakapaglaro ka na. Pero nung panahon namin, pahirapan na magkaroon ka ng pera, lalo kapag ka bakasyon. Tenging pito. Kahit nga may pasok sa school eh, cupcake at sesto lang naman ang baon namin. Wala kaming baon na pera. Pwede na ba ako umuwi? Papasok ka pa lang ah. Kaya para makapaglaro ka, gagawa ka ng paraan. Maghihintay ka na utusan ka ng nanay mo. Nay, may utos ka? Wala. Nay, may utos ka? Wala sabi. Ay, bili mo pala ako ng betchin. Woo! Yun! Ayos! Nay, sa akin sukli ah. Oh, piso. Holy! Piso lang to! Hinda! Bilisan mo, bumili ka na ron. Pero buti na lang nandyan ang iyong lolo. Apo, bunutan mo nga ako ng puting buhok. Lolo, isang puting buhok, piso ah. Sige, apo. Isa, dalawa, tatlo, sampu. O ito, 10 piso, apo. Woo, 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 woo. Pagpunta sa arcadean, put, ang dami namang tao. Di na ba kayo umuwi? Napakadami namang tao. 5 hours later. Oy, ako, teks ha. Hoy, kanina ka pa. Kami naman. Nakaupo ko lang ah. Ah, gusto ko pa maglaro. Continue. 8 7 6 5 4 3 2 1. Game over. Ang bilis naman, ubos agad ang pera ko. Uy, gusto mo lagi makapaglaro? Napitan mo, si Mamaw. Sino? Mamaw? Oo, na siyang alamat at tinuturing na mandirigma. Kuya, wala akong piso. Hindi, gusto ko sana na lagi makapaglaro ng arcade. Sige, ituturo ko sa iyo ang sikretong pamamaraan. Itong Mamaw na ito, kaya tinawag na Mamaw, kasi hindi siya matalo-talo sa Street Fighter at Tekken, at hindi rin mamatay-matay sa Metal Slug. Saan ba talaga tayo pupunta? Gusto mo talaga makapaglaro, tumahimik ka at sumunod sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang 3 mahiwagang sandata. Una, cricket ng lighter. Ikalawang sandata, walis ting-ting.
Ikatlong sandata, butas na piso na may tali. Eh, pambira ka eh, meron naman sa amin yan. Kukunin mo ba o hindi? Kung ayaw mo, umuwi ka na lang at magbunot ng puting buhok. Hehehehe, joke lang. Hoy, bawal yan ah! So, paalala, ang pamamaraan na yan ay pinagbabawal. Kapag ka ginawa mo at nahuli ka, yari ka. Sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Huwag niyong kalimutang i-like, share, subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat! Hoy, pasok ka na naman! Tuwang-tuwa at sabik na pumasok ang mga bata sa eskwelahan. Pero dahil merong epidemya, ang schooling daw ngayon ay true online. O kung ano bang plano nila. Kaya kung nakaligtas ka sa masungit na teacher, eh hindi ka naman ligtas sa nanay mo. Ano ako yan? Pero kung ano paman, mag-ingat ang lahat. Stay at home, kumain ng masustansya, at matulog ng maaga pa. Eh, ibig ko sabihin, ng maaga. Bigla ko tuloy na alala no nag-aaral pa ako sa elementary. Shucks! Ang dami kong experience nun. Mga di makakalimutan na pangyayari. Naalala ko nung grade 4 ako, section kalabasa ako. Bakit kaya walang section kamote? O section patola? O talong? Parang di kasi maganda tunog. Oy, ano section mo? Section kamote. Section kamote, gusto ko yun ah. Naalala ko nun, nasa row 3 ako. Row na medyo matalino na medyo magulo. Kasi nung elementary days, may mga row. Para malaman kung sino-sino ang mauhusay na nila lang at kung sino-sino ang magagaling lang sa recess. Kapag ka nasa row 1 ka, eh matalino ka. Yung tipong ambag mo may gulong, maayos ang pagkakasuklay ng buhok mo, meron kang lunchbox, meron kang bimpo sa likod, at hanggang tuhod yung medyas mo. Kapag ka nasa row 2 ka, medyo matalino, malaki ang bag na sobrang bigat, pero walang gulong. Row 3, medyo marunong na medyo bobo din, na kahit maingi kayo, nakakasagot kayo sa tanong ni ma'am. Paano nyo ginagawa yun? Sila yung may dalang malaking inuman ng tubig. Kapag ka naman nasa row 4 ka, ito yung mga bobo eh, mga magugulo. Ito yung mga may ingay na nga, wala pang masagot sa tanong ni ma'am. Sa row na ito, dito nagsama-sama ang mga kriminal sa classroom. Mga manduruga sa ballpen at lapis. Nagdo-drawing sa desk. Kapag ka nangungulangot, ibibikit sa'yo. Mangungopya jutsu. Naglalagay ng bunot at bato sa bag mo. Kaya pag uwi mo, meron ka ng sariling bunot. Itong mga nasa row 4 ay suki ng noisy, listahan ng mga maiingay. Yung tipong gumalaw ka lang ng kunti, nilis na ka agad. Teka, di naman ako nag-iingay ah! Ah, sumusobra ka na! Pero ang maganda sa row 4, may sharing. Di ka pababayaan ng mga kasama mo, lalo kapag ka-exam. Ah! Ang hirap ng exam! Okay, class. Exchange paper. Exchange paper sa katabi mo. Kung may mali sa sagot mo, itatama niya. Ganun din siya kapag meron siyang maling sagot, itatama mo. Kaya ang score, 10 over 10. Perfect! Pero bad yun ah.
Isa sa hindi ko makakalimutan ay batuhin ka ng eraser, chok, at palabasin ng classroom, paluin sa kamay. Ilan lang yan sa mga na-experience ko nung nag-aral ako sa elementary. Shoutout nga pala kay Heidi Valderamos, kay Alde Buluso, kay Elmer Aliali, kay Ron Gutierrez, kay John Paul Calacday, kay Gerald Calacday, kay Marco Caspe, kay Tim Paglinawan, kay Angelito Almirino, at kay Benicio Dimaano. Shoutout din kay Dinri Cabales at sa aking pamilya, Garferio family. Nabitin ba kayo sa part 1 ng ating elementary days? Napakadami kasi nating masasayang alaala nung nag-aaral tayo sa elementary. Mga kalokohan at kabubuhan. Walang love life pa. Hindi pa uso sa amin yan nung nag-aaral kami sa elementary. Boo! Ang problema lang namin noon, kung paano maiipon ang Dragon Balls at kung paano magiging Super Saiyan. At ang pinakamasarap alalahanin nung elementary ay yung recess, pinakapaboritong subject ng mga nasa row 4. Pasensya na sa mga nasa row 4. Huwag kayong mag-alala. Nung grade 6 ako, sa row 4 din ako nakaupo. Malapit sa basurahan at cabinet ng bunot at floor wax. Kapag dito ka nakaupo, masyadong mainit sa mata ng teacher. Who discovered the Philippines? Ma'am. Na kahit hindi ka malakas ang kamay eh. Ma'am. Ikaw ang tatawagin. Ma'am. O ikaw na nasa likod, Utoy. Who discovered the Philippines? Sabihin mo, salamat Shopee. Ma'am, salamat Shopee. Edi recess na. Yung mga nakaupo sa row 4, meron silang sharing. Meron masyado namang madamot. Para walang makahingi sa kanya, duduraan niya yung pagkain niya. Yaks! Buset! Pero para naman doon sa mga walang baon, merong dinadalang paninda sa loob ng classroom. Hoy, wala munang kukuha ah! Hoy, magbayad ka ah! Magkano to? Meron kasi mga mandurugas talaga, kukuha ng paninda, di magbabayad. Yung tipong parang walang nangyari, at pagkatapos ng klase, merong magtatali ng bagyo sa upuan. Tapos sobrang higpit ng pagkakatali. Hoy, sino nagtali ng bagyo? Ang higpit-higpit pa, kala nyo dyan, susubong ko talaga kayo kay ma'am. Meron pang tinatawag ng mga cleaners kapag uwian na. Tatandaan ko, pero yun eh. Pagka row 4 na naka-assign sa paglilinis, bara-bara yan. Yung kalat, ipapasok sa ilalim ng cabinet, ipapadulas, mag-iispadahan, at ayun, uwian na. Paglabas ng gate, pupunta sa palabunutan ng mga may kulay na sisiw. Yung uhulaan mo kung anong number nung nasa papel, alaman yun kapag kanilagay mo sa tubig. Eh yung iba, madaya. Pagkakuha nila nung papel, didilaan nila. Kapag ka nabasa at lumitaw na yung number, papatuyuin nila agad at ibibigay kay Manong. 7. Kaya kapag ka nahulaan mo, ang premyo ay merong kang violet na sisiw! Hay, sarap balikan. Ano lang yan sa mga na-experience namin nung nag-aaral kami sa elementary.
Ito na ang huli kong kapangyarihan! Huwag mo akong... Bubbles! Ha? Sino naglipat? Akin na yung remote na yan. Akin tong remote na to! Akin na to! O sige, ganito na lang. Tapusin lang natin ang Eugene. Ikaw na sunod na manood ng Powerpuff Girls, ha? Okay. Kamusta kayo? Buti na lang eh, bati na kami nito. Naaalala ko tuloy nung bata pa ako. Eh madalas ako may kaaway. Eh alam nyo naman, kapag ka bata, ayaw patalo. Marami kasing pinagmumula ng away ang mga bata. Katulad na lang kapag ka naglalaban kayo ng text. Sige, bet na lahat ng hawak mo. Pati aso nyo, pati bahay nyo. Yabang nito ah. Sige ba, alam mo ah. Ocha! Akin ha? Sandali lang! Ulit! Maduya ka eh! Ha? Bakit? Dapat lagpas tao yung tira mo. Bawal flying saucer. Bawal may pectus. Lagpas tao yun ah. Maliit ka lang kasi. Ano? At saka, hindi flying saucer yun. At walang pectus yun. Nakita ko, maduya ka. Ha? Nakita mo yun? Ano ka, matindi? Walang ganun! Tapusin! 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 Ano? Suntukan na lang? Sige ba? Walang sumbungan sa mama, ah! Matinding sagupaan ito ah. Kapag ka mga ganitong eksena eh, meron dyan, hindi naman siya yung nakikipag-away eh, siya yung galit na galit. Sige, suntukin mo! Tadyakan mo! Sa kaliwa! Uppercut! Bigyan mo ng kanan! Sige, tapusin mo! Meron naman eh, yung taga-sulsol. Oh, hawakan mo nga tenga kung matapang ka. Oh, ikaw, hawakan mo nga yung ilong kung matapang ka. Duwag ka pala eh. O ikaw, hawakan mo nga yung pututoy kung matapang ka. Ay, bakla, hawakan. Eight hours later. Talagang sinusubukan mo kung bata ka. Umuwi ka nga doon! Hoy, bati na tayo ah. Sige. Tara, text tayo. Oo ba? Ang init naman. Makapagkapinga. Anak, yung mga sinampay, umuulan na! Ha? Huh? Hello, kamusta?
Kayo ba, kapag katag-ulan, anong ginagawa nyo? Yung mga kabataan ngayon kapag umuulan, magtatakbuhan para umuwi, para hindi sila mabasa. Pero kami noon, kapag umuulan, uuwi din kami. Pero hindi para mabasa, kundi para magpaalam. Ma, maligo ako sa ulan. Ligo ako, ha? Lakas sa ulan ako. Sila ako nililigo na. Ligo rin ako. Papayagan mo na ako. Ligo na ako. Sige. Marami kaming ginagawa tuwing naliligo kami sa ulan. Doon na maghahanap kami ng alulod. At doon kami tatapat para maligo. Tatapat mo yung ulo mo sa alulod. Na para kang ninja. Iihi ng pasimple. Tapos, parang gusto mo tikman yung tubig. Eh, hindi mo alam na meron palang tae ng pusa. Wee! Wee! Tapos makikita mo yung kaibigan mo na hindi pinayagang maligo. Ayoko na sa Earth. Bukod dyan, maghahanap kami ng daluyan ng tubig. Tapos, haharangan namin ng putik. Tapos, yung mga tsinelas namin, gagawin namin bangka. Magpapaunahan kami. Kaya mo yan! Yay! Panalo! Chinelas ko! At ang pinakamasaya kapag ka naliligo kami sa ulan, tumagsiswimming kami sa baha. Diyan yung hihiga kami sa kalsada. Tapos, maghahanap kami at mangunguha ng mga suso. Wala lang, ang gagawin lang namin, pipindutin lang namin yung mata ng suso para lumiit. Tapos, aakit kami sa puno ng mangga. Magyuyugyug kami para meron kaming mahuling mga salagubang. At bukod dyan, mambabato kami ng mangga. Pinalas ko! Ay, sobrang saya kapag katag-ulan. Marami kaming alaala at ginagawa kapag katag-ulan. O paano mga bata, hanggang sa muli natin pagkikita! Paalam! Ayos, panalo na to. Dragon Ball na! Ha? Ha? May narinig ka ba? Wala. Brown out daw! Huh? Nagkakamali ka ng iniisip! Hello, kamusta? Kayo ba? Naaalala niyo ba nung panahong sabik na sabik tayo manood ng anime sa hapon? Bukod kasi sa panonood ng paghahalo ng semento, panonood ng anime sa hapon ang talagang inaabangan. Huh?
Marami kasing nangyayari tuwing nanonood kami. Tulad na lang ng nagkakaagawan kayo sa pwesto. Hoy, ako dyan ah! Ano ka, matindi? Kanina pa ako dito eh. Ako nakaupo dyan, kahapon pa. La, matagal na ako dito eh. Baby pa lang ako eh. Tuto ka na lang! Tapos, gagayahin yung mga karakter. Ako si Goku ah. La, ako nga si Goku eh. Ikaw si Mr. Popo. Ano? Ikaw naman si Piccolo. Tuto ka na lang! Ako si Reka! Tatawagin ko na ang mga dragon ko! Nagtae! Nagsaya! Nagmura! Wala yan sa kami-kami wave ko. Mahina ang iyong paraan. Kami-kami wave! Flame power! Raygun! Umatake ka sa likuran. Magbabayad ka! Tikman mo ang aking paraan! Isa sa mga nakakainis, yung habang nanonood kayo, merong magkukwento. Oy, alam nyo ba? Alam ko na kung anong mangyayari. Si Rukawa daw magiging bakla, tapos magkakagusto siya kay Sendo. Tapos mamamatay si Mitsui at si Miyagi, tapos si Sakuragi magiging MVP sa PBA. Weh, paano mo nalaman? Ikwento sa akin ng kaibigan 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 ng pinsan niya. At isa sa pinakamasaya, yung sasabayan nyo si Goku na mag-ipon ng energy ball. Tapos yung habang nanonood kayo, biglang may maglilipat. Saglit lang ha, fourth quarter na eh. Maraming nagtatanong bakit batang 90s ang content ko. Kasi nung panahon namin, nung 90s, wala naman kaming cellphone na may camera para picture ng mga ginagawa namin noon. Hindi tulad ngayon na mayroon ng cellphone na may camera, kahit nga lang bago kumain, pinipicturan pa. May picture man kami, ilan-ilan lang. Wala namang picture nung nanguhuli kami ng butete sa kanal. Kaya kahit sa pamamagitan ng animation, ay may pakita ko kung gaano kami kasaya noon! Hoy, huwag ka maingay! Katulad na lang ng isa sa pinakapaborito naming laro, ang bangsak. Bangsak, laro na nagmula sa salitang bang ng baril at saksak ng kutsilyo. Paano ba ito laruin? Katulad lang ito ng tagutaguan, na may magtatago tapos hahanapin. Hahanapin mo yung mga nagtatago, imbis na taya, bang ang sasabihin, pati yung pangalan. Bang kulot, bang boy labo, problema mo. Pero pag nagkamali ang taya ng banggit ng pangalan, taya uli siya. Bang kalbo. Kaya ang ginagawa namin, magpapalit kami ng damit para malito ang taya. Tara, palit tayo ng damit. Sige! Ang baho! Kala mo siya, hindi mabaho. Kaya lahat ng pwede pagtaguan,
tataguan. Basurahan, bubong, ilalim ng sasakyan, damuhan, tapos sa damuhan mayroong maraming langgam. O sige mga kasama, hagatin na natin itong bullshit na to. Huh? Aray, ang daming langgam, kati-kati, aray. Bang, makmak! Huh? Minsan ang ginagawa namin, susugod kami ng sabay-sabay para malito siya. Ah! Tara, sugod! Bang tutoy, bang kulot, bang bunot, bang dyan-dyan. Tapos sa nakakainis, yung isang nagtatago hindi nyo makita. Kahit saan nyo siya hanapin. Sa basurahan, sa bubong, sa kanal. Hello! Gusto mong lobo? Sa ilalim ng sasakyan. Tutoy, ayawan na, gabi na! Nawawala si Tutoy. Baka kinuha na ng pulto yun. Tara, sabihin natin sa nanay niya. Aling nena, si Tutoy po nawawala. Hindi namin makita. Si Tutoy? Nandito siya. Kanina pa nanonood ng TV. Ano? Tawag na ako. Ako talaga sinusubukan mong bata ka. Gabi na, ha? Masarap talaga laruin ng bangsak. Lalo na kapag kakasama mo ang iyong mga kaibigan. So sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Huwag niyong kalimutang mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat! Nanay, nasira chinelas ko. Akong bahala dyan. Oh, ito, ayos na. Sige, bibili na tayo ng bago. Hinahamon kita sa isang labanan! Sasali din kami! Ha? Huh? Sige, umpisaan na ang laban! Oy, kamusta na? Pasensya na kayo at ngayon lang uli nakagawa ng video. Medyo na busy lang kasi. Oo, di totoo yan. Tinatamad ka lang. Tumahimik ka. Panira ka eh. Anyway, pag-usapan natin ang isa sa mga laro ng mga batang 90s, ang batuwang chinelas. Paano ba ito laruin? Ewan ko. Oh, talagang sinusubukan ako ng isang to ah. Isa ito sa mga intense na laro namin noon. Gamit ang chinelas, titirahin mo yung isang kapares hanggang sa umabot ito sa finish line. Pero hindi ganun kadali. Kasi minsan yung chinelas sa iba na pupunta kapag ka tinira. Sa kanal, sa basurahan, at sa damuhan. Kaya pipilitin mo na tirahin kahit saan pa yan. Para makaabot sa finish line. Ha? Huh? Ha? Huh? Ha? Huh? Oy! Certified batang 90s ka ba? Bili na ng batang X Artwear. Meron siyang iba't ibang mga design para pumogi at gumanda. Hehehe, joke lang.
Siyempre, para maging astig. Kapag ka hindi ka bumili, may lalabas na tren sa sugat mo! Hindi ako papayag na matalo! Kailangan ko makaabot din sa finish line! Hindi ako magpapatalo! Yes! Panalo! Huh? Hindi! Natalo ako! Huh? Huwag ka mag-alala, hindi naman ako malakas pumalo. Huh? Buti naman! Kaya relax ka lang! Relax ka lang! Isa pa! Babawi ako! Hindi na pwede! Ayawan na! Uwian na! Ha? Tuwing dumarating ang November 1, maraming mga kwentong katatakutan ang nangyayari sa Pilipinas. At maraming bata noon ang takot na takot dahil sa mga kwentong... Ha? Ma, nagre-record ako para sa next video ko. Ay, sorry. Patayin ko uli. Hello? Kamusta, mga kababata? At dahil malapit na ang November 1, marami na naman lalabas na mga kwentong katatakutan na ipinapanakot sa mga bata. So, pag-usapan natin ang mga experience at mga ginagawa ng mga batang 90s noon. Kung ngayon merong kay MJS, kami noon merong Magandang Gabi Bayan. Na kapag ka pinanood mo yung Halloween special nila, talagang matatakot ka. Siyempre, dahil bata at matatakutin, pagtitripan ka minsan. Diyan na kakalibiting ka habang nanonood ka. At ang nakakainis yung habang nanonood kayo, bigla kang naihi. Ma, naiiyak ako. Samahan mo po ako sa kubeta. Malapit lang yung kubeta. Natatakot ako. Ma, nandiyan pa ikaw? Ma! 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 Oo, nandito pa ako. Kaya nang dahil sa panonood mo ng mga nakakatakot, may marinig ka lang sa bubong kala mo manananggal na. Tapos yung feeling na may nakatingin sa'yo, hanggang sa pagtulog mo, may isip mo yung white lady, black lady, meron pa nga, red lady, na may isip mo na habang natutulog ka, pagdilat mo, nasa harapan mo na yung black lady. Bukod sa TV, meron din kaming sinusubaybayan sa radyo, na kahit hindi November 1, gabi-gabi may kwentong katatakutan. Gabi na lalaki. Kaya bago ka nalang matulog, talagang matatakot ka. Na na-imagine mo yung napakinggan mo. Pero ang masaya na ginagawa namin noon tuwing November 1 ay ang mag-ipon ng mga natunaw na kandila na nakatirik sa mga pinto ng mga bahay na nakaabang ka na matunaw. Hoy! Huwag niyong pakailaman yan! Kalalagay ko lang yan! At yung mga nakuha namin na tunaw na kandila, bibilugin namin yun. At isa sa ginagawa namin doon sa mga tunaw na kandila, yung tutunawin namin kapag ka natunaw na sa kabubuhusan ng tubig. Tapos, kasama mo ang mga kalaro mo, magkwekwentuhan kayo ng nakakatakot. May kwento ko nakakatakot.
may bahay. Nandun yung dalawang magkapatid, yung babae at yung bunso. Tapos bigla may kumatok. Sino yan? Buksan mo ang pinto, lola mo ito. Lola? Hindi ikaw si lola, matagal nang patay si lola. Buksan mo sabi ang pinto, ako ang lola mo. Palakas ang katok, na parang masisira na yung pinto. Tapos yung bata, tinawag niya yung ate niya. Ate, ate, may kumakatok sa pinto. Sabi niya, siya daw si lola. Ha? Patay na si lola. Kumakatok to, nakakatakot. Sige, titignan ko. Ate, ate, wag, hintayin na lang natin si mama at si papa. Alamin ko lang kung sino. Yung bata, na sobrang takot, nagtago sa kwarto nila. At, Potay! Bili ka nga ng pamintang durog doon. Nagkukwento kami dito Sige, wag ka sumunod. Wag kang lumaman, ha? Opo, nandyan na. At, pinapakinggan kung sino ba ang kumakatok. Narinig niya na bumukas ang pinto. Pero hindi niya naririnig yung ate niya. Habang pinapakinggan niya kung ano ang nangyayari, biglang gumalaw yung doorknob. Nagulat ang bata at umatras at pinakpan ang mga mata niya. Biglang bumukas ang pinto. May lumitaw na kamay ng matanda at dahang-dahang binuksan ang pinto. At nararamdaman niya na yung nagbukas ng pinto ay dahang-dahang lumalapit sa kanya. At nararamdaman niya na yung nagbukas ng pinto ay dahang-dahang lumalapit sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang mata niya. At to be continued. Uy, maraming salamat nga pala sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi natin maaabot ang 100,000 subscribers! Yay! Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Kaya umasa kayo na patuloy tayong gagawa ng mga video na magpapaalaala sa atin kung gaano kasaya ang panahon ng mga batang 90s! Mabuhay ang batang 90s! Mabuhay! Mabuhay ang batang 90s! Mabuhay! Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Punitin ang sadula! Ha? Kamusta na mga kababata? At welcome sa aking channel. At ngayon, ay pag-uusapan natin ang isa sa mga libangan ng mga batang 90s, ang lutulutuan. Hindi ito kagaya ng lutulutuan ng mga batang babae noon, na ang lulutuin ay damo, dahon, at mga bato. Ang mga batang lalaki noon kapag ka naglulutulutuan, totoong pagkain. Tara, maglutulutuan din tayo. Ayoko, pang bakla lang yun. Hindi naman tayo magluluto ng damo o dahon eh. Sige, anong lulutuin natin? Tunay na pagkain. Saan tayo kukuha ng lulutuin? Kukuha tayo ng lulutuin sa mga bahay natin. Sige, hati na tayo ng dadalhin. Bunot! Bigas ang dadalhin mo. 2 gatang. Sige. Albo, 1 sardinas. Yes, sir. Kulot, mantika, sibuyas, bawang. Sige. Ako na ang magluluto. Thank you.
Wow! Luto na! Hello at kamusta mga kababata? Welcome sa ating channel. At ngayon ay pag-uusapan natin ang... Teka. Ano bang nasa listahan ko? Jolens, Luksong Baka, Bahay-Bahayan, hindi. Family Computer, Tumbang Preso, may gumawa na. Batuang bola! Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo ng larong ito. Sa amin kasi batuang bola. Paano nga ba ito laruin? Sa larong ito ay mahati kayo sa dalawang grupo at pipili kung sino ang magiging taya. Ang taya, sila yung babato ng bola. Babatuhin kayo at kailangan yung ilagan. Kapag may tinamaan, aalisin. Kapag ikaw na lang ang natira sa grupo nyo, kailangan na huwag kang matamaan. Hahaha, nag-iisa ka na lang. Malapit na kayong matalo. Baka nakakalimutan mo. Tatlong beses nyo ako kailangan tirahin at kapag hindi nyo ako tinamaan, mabubuhay uli mga kakampi ko. At isa pa, kapag dasalo ko ang bola, may isang mabubuhay. Tingnan natin kung makakailag ka. Sino ang bumato noon? Sa bahay ng aming bati, Merry Christmas na mayati, ang pag-ibig ang sakla! Kamusta kayong lahat? At dahil December na ngayon, bigla ko tuloy naalala ang mga ginagawa namin noon. At isa sa talagang pinaghahandaan namin kapag ka-December ay ang mga ruling. Dahil nga sa pandemya ngayon, hindi pinapayagan ang mga ruling. Pati mga bata hindi pwedeng lumabas.
Kaya ngayon, pag-usapan natin yan. Masaya kasi ito, lalo kasama mo ang mga kaibigan mo. At kayo mismo ang gagawa ng mga instrument ninyo na gagamitin sa pangangaruling. At isa sa instrument na gagamitin natin ay tambol na lata. Sa paggawa ng tambol na lata, narito ang kakailanganin. Lata, syempre, plastic. Maraming pwedeng gamitin plastic. Pwedeng kaibigan mo. Ayan, meron ka ng tambol na lata. Isa din sa mga instrument na ginagawa namin noon ay ang tamburin na gawa sa tansan. Sa paggawa ng tamburin na tansan, narito ang kakailanganin. Tansan, syempre, at alambre. Sa paggawa, kailangan pipipiin mo ang tansan at bubutasan sa gitna. Humingi ng tulong sa mga nakakatanda. Sabi nga ng kasabihan ng mga tamad, kapag kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. At ayan, meron ka ng tamburin na gawa sa tansan. May gamit na kayo? Ayos! Mangaruling na tayo! Sabay-sabay na aming bati, Merry Christmas na wala titi, ang pag-ibig ang siyang hari, araw-araw ay magiging pas. Ito, mga bata! Wow! Thank you. Ayos, makakabili na ako ng sasakyan. Oo nga, ako bibili ako ng bahay. Panis kayo sa akin, ang bibiliin ko, mga robot. Tara, lipat ulit tayo sa kabilang bahay. Sa may bahay ng aming bati, walang tao dito, umalis, tulog. Huh? Thank you. Ang babarat ninyo, thank you. Wala namang binigay sa atin. Tara, lipat tayo sa ibang bahay. Dito, mukhang magbibigay to. Teka, may nakasulat. Sa mga nangangaruling, patawad. Seryoso? Oo. Patawad daw. Di pa tayo na ibang bahay. Doon, no? Sa may bahay ng aming bati, Merry Christmas! Wow! Thank you! May malaking aso! Takbo! Kamatakot! Hindi na lang agad yan! Mama! Bagong taon! Hi! Kamusta na kayo? Isang pahabol na video bago matapos ang taong 23. Oh, malapit na matapos ang taon. At alam na kung anong gagawin. Diyan na magpapaputok, magkakantahan, sayawan, at kung ano-ano pa. Oops! Pero dahil may pandemya ngayon, bawal na magpaputok at kung ano-ano pa. Para safe tayong lahat.
Pero hayaan nyo na ikwento ko sa inyo ang experience ng mga batang 90s kapag ka malapit na matapos ang taon. Noon, kapag ka malapit na ang December 31, iba't ibang kaputok na ang lumalabas. Merong Plapla, 5 Star, Wheaties, Sinturon ni Judas, Fountain, Whistle Bomb at marami pang iba. Pero ang mga paputok na iyan ay delicates, mga tropa. Kaya ang mga paputok ng mga chikitings noon, Watusi, Lucis, Piccolo, hindi pa bawal magpaputok noon. Kahit sa ang mga kalsada, marami nagpapaputok. Kaya ang mga batang paslit noon na nagpapaputok ng Watusi, na kapag sinindihan mo, iaalog mo sa kamay. Tapos yung lata, lalagyan namin ng maraming Watusi. Tapos, sisindihan. At ang mga maliliit na 5 star, tatanggalin yung laman at pagsasamasamahin, tapos pagdudugtungin yung mitsa, tapos sisindihan. Pero laging tatandaan mga kids na nanonood, wag na wag magpapaputok para hindi ka kumanta ng 10 mga daliri na wala ang isa. Minsan nga hindi lang isa, 2, 3, minsan 5. Kaya mabuti na pinagbawal ito para safe tayong lahat. Para happy lungs. At isa din sa matagal nang pinapaniwalaan ng mga batang paslit noon na kapag alas 12 na ng madaling araw, tumalun daw para tumangkad. Anak, gising na. Bagong taon na. Talon ka na. Para tumangkad ka. Sobrang usok. Zombie! Oh anak, gising ka na pala. Kumain ka na ng sopas. Hello at kamusta mga kababata? 2021 na. Yung mga kasing idaran ko dyan, malapit na tayo mawala sa kalendaryo at papasok na sa numbers ng mga loto. Pero tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng video para magbigay ng masasayang alaala noong tayo ay bata pa. Kaya like, share, subscribe naman oy! Pangmeryenda lang! Halos lahat ngayon ay naglalaro ng mga online games. Mapabata, matanda, may ngipin o wala, eh naglalaro. Lalo ang mga tao ngayon karamihan ay nasa mga bahay lang. Na madaling araw na eh, naglalaro pa din. Oh, online na ako. Sige, wait. GG. Hindi kasi ako gamer, mga sir. Ako'y ordinaryong Pilipino na nakatira sa... Pero noong bata kami, marami din kaming games na nilalaro. Katulad ng Family Computer, Sega, Game & Watch, Game Boy, Brick Game, Arcade at marami pang iba. Na talagang hiling ng mga bata na magkaroon sa birthday nila. Hindi jowa ah, games. At isa sa paborito naming nilalaro ay ang Family Computer. Maraming iba't ibang games na pwedeng laruin, katulad ng Super Mario, Battle City, Contra, Adventure Island, Bomberman, Circus, at marami pang iba. Meron kasi nito sa mga bahay-bahay na pwede kang magrenta para makapaglaro kayo. Aling tali, mag-arkila po kami ng Family Computer. Sige, 10 piso. Oh, 10 piso daw, magambagan tayo. 3 sa akin. Sige, 5 piso sa akin. 90 sa akin. 19 yun na. Oh, ano lalaruin natin? Contra na lang. Sige.
Oh, nahatak! Hala, nawala! Oh, ako naman ah! Sige. Oh, ano lalaruin mo? Mario, lalaruin ko. Teka, hipan ko muna. Ayos, ako na! Brown out daw. JTG. Yes po. Kayo na po. Good PM sir. Ito po ang resume ko. Anong skills mo? Skills? Ano ba skills ko? Sir, nagpapalobo ng laway sa bibig. Okay, tanggap ka na. Kamusta sa inyong lahat? Kayo ba? Anong talent o skills nyo? Kumanta? Sumayaw? Mag-drawing? Tara, mag-jogging tayo bukas! Madaling araw, gising tayo 4 a.m. Sige, sige, gusto ko yan! Para makapag-exercise tayo! Para kayong mga anak mayaman ah! Alas 10 na, tulog pa kayo! Pero kami noon, meron kaming kakaibang talento. Kasi noon wala kaming gadgets na katulad ngayon na maraming pwedeng libangan. Kaya kung ano ang mauso na laro, yun ang gagawin. Kaya kapag may kaklase ka na nagpakita ng kakaibang talento, ilalaganap na yun hanggang sa lugar nyo. Paano yan? Turo mo sa amin! Hindi nyo kaya to, mga mahihinang mga nilalang. Mga piling tao lang nakagagawa nito. Kaya ko din yan! Mga mahihinang nila lang. Kaya nyo to? Wow! Galing! Paano yan? Turo mo sa amin! Sige, ituturo ko sa inyo. Kaya ko yun dati. Ngayon, hindi na. Masakit na sa mata. May talent pa kami noon na magpalobo ng laway. Kadiri kang bata ka, tigilan mo yan! Makakatikim ka sa akin! Grabe yung mga bata noon, kaya magtunog ng insekto, ibon, alien, etc. Kung ngayon may text o chat... Opre, saan ka na? Opre, on the way na ako! Sige, bilisan mo, takas lang ako dito! Ayos, wala! Saan ka po puntang bata ko, ha? Marami pang iba't ibang talento ang mga bata noon, na ngayon ay hindi na kayang gawin ng iba. So sana nagustuhan nyo ang video na ito. Like, share, subscribe para sa mas marami pang video. Maraming salamat! Araw na ng mga nguso! Este mga puso daw.
Pero di natin pag-uusapan ang ginagawa ng mga tao ngayon. Di tayo kasali doon. Pag-usapan natin nung bata pa tayo. Noon. Na ang problema lang natin ay kung paano magiging Super Saiyan at kung paano maiipon ang mga Dragon Balls. Saan ko kaya mahanap ang Dragon Balls? At kung paano mapapalabas ang mga Dragon ni Reka? Nagtae! Nagsaya! Nagmura! Hoy, huwag ka maingay! Noon kasi hindi namin alam yung crush o ligaw. Kung bagay ba yan o pagkain. Kaya kapag February 14 na sa school, isa sa mga project namin ay gumawa ng Valentine's card. Okay, class. Gumawa kayo ng Valentine's card. Ang kadalasan na binibigyan lang namin noon, kundi magulang eh, teacher. Hindi crush. Hindi pa namin alam noon ang crush. Wala pa kasing internet noon. At wala masyado mga palabas na toxic sa mga bata. At kapag may kissing scene, kung hindi haharangan ng nanay mo yung TV, eh tatakpan yung mata mo. Ang mga palabas lang noon bukod sa anime, eh ang mga paborito ko na educational show. Katulad ng Sineskwela. Layo na sa Sineskwela. Marami pang iba katulad ng Martinik, Hiraya Manawari, Bayani, at meron pa nga yung isa sa paborito ko, yung Tutubi Patrol. Pero syempre habang tumatanda, nalalaman mo ang hiwaga ng buhay. Panahon na bilog na ang utot at tumaalingaso na ang putok. At natututo ka na maghugas ng puwet mo na hindi mo natatawagin ng mama mo para hugasan ka. Anak, tapos ka na ba? Hugasan ko na yung puwet mo. Wag na ma, kaya ko na to. Ayusin mo ha, baka may matira pa dyan sa puwet mo. Natatandaan ko nung grade 6 ako, nung nauso yung flames. Hindi ko na matandaan kung paano yun. Pero para yun sa magiging partner mo. O ganun ba? Ewan. High school na ata ako nung naging bukas ng aking kaisipan sa maraming bagay ng buhay. Doon na din mag-uumpisa ang asaran na crush si ganito, crush si ganyan. Oy, si Totoy, crush si Nene. Hoy, bata ka pa. Mag-aral ka muna at tumulong sa magulang mo at magtrabaho bago ka magganyan. Lagi niyong tatandaan na ang pag-ibig ay hindi isang araw lang. Dapat araw-araw magpakita ng pag-ibig sa isa't isa. Oo nga pala, dahil 200,000 subscribers na tayo, magkakaroon tayo ng second channel, ang JTG Batang 2K. Para naman ito sa mga experience ng taong 2,000 pataas. Dami din nun. Sana nagustuhan niyo ang video na ito. Like, share, subscribe. Salamat sa suporta. Ha? Sino ka? Ako ang iyong konsensya. Para sabihin sa iyo na 2021 na! So ano naman kung 2021 na? Na 2021 na, eh Battle City pa din na nilalaro mo. High-tech na ngayon. Marami ng bagong games. Maganda kasi ang Battle City. Pwedeng lumakas yung tangke mo at maraming stage. Meron pang mas maganda dyan. Ano naman yan? Ito ang World of Tanks. Online game ito, Utoy. Sobrang lupit at angas ng graphics. Sobrang realistic. Free to play siya kaya wala kang babayaran. Sa laro na ito, pwede mong i-customize at i-upgrade yung tanke mo para sa matinding labanan. Makipagsagupaan sa urban at industrial zone, open field, o kung gusto mo mamundo ka, o magtago lang sa gubat.
Kaya kung gusto mo ng game na ito, eh mag-sign up na sa link na nasa description at gamitin ang code na TANGTASTIC para makakuha ng 7 days premium account time, 500 gold, premium tank, garage at 100% crew. Libre, mga utoy! Wow! 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 Nasaan ako? Fire! 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 O ikaw, bakit nakatayo ka lang? Silipin mo kung nasaan ang kalaban! Yes sir! Sa puno, sa puno! Saan puno? Ang daming puno! Sa gilid! Sa may bato! Sa may puno! Sa gilid! Dun! Sa malapit sa bato! Saan? Saan? Ang daming puno at ang daming bato! Ikaw! Mag-practice ka muna maglaro sa World of Tanks! Yes sir! Ida-download ko yan mamaya! At gamitin mo ang code na TANGTASTIC ha! Yes sir! Hello sa inyo mga kababata! At dahil lagi na lang patungkol sa mga lalaki ang topic natin, eh ngayon ay pag-usapan natin ang mga batang babae ng 90s. Hindi lang naman ang batang 90s ay sa mga lalaki. Disclaimer, hindi ko ito ipinagtanong. Base ito sa aking nasaksiyan na ginagawa ng mga batang babae noon. So kung ang mga batang lalaki noon eh talagang pisikala ng laro, katulad ng Black 123, Luksong Baka, etc. Ang mga batang babae noon ay may mga laro at libangan din, katulad ng pagpaparami ng kuto. Joke lang. Katulad ng paper doll. Isa din yan sa paborito ng nanay mo na ilaga bukod sa text. Ikaw bata ka, pinapauwi na kita. Ilalaga ko yung mga paper doll mo at ipapakain ko sa'yo. Bukod sa paper dolls, mahilig din sila magtinda-tindahan na ang mga tinda nila mga dahon, bato at damo na ang ipangbabayad ng mga bibili, tansan, balat ng chicherya at balat ng candy. Pabili ng bato, ilan, dalawa, ito bayad, o ito na. Wow! Dalawang bato! Tapos kukuha ng mga plastic cup, tapos lalagyan ng buhangin. Parang hulmahan. Wow! Ang ganda! Ang galing! Hehehehe. Sarap nga naman kasi maglaro ng buhangin. Kami man, ginagawa din namin yun. May isa pa na nilalaro ng mga batang babae noon, yung Chinese garter. Hindi ko lang alam kung paano yun. Pero kaya nila kahit wala silang kalaro. Kaya nila mag Chinese garter mag-isa na ang kalaro nila upuan. Huh? Ikaw upuan, madaya ka, nakita kita, gumalaw ka. Madaya. At ang masaya na nilalaro ng mga batang babae noon, yung piko. Na kapag naglaro kayo ng piko, magkakaroon ka ng bahay. Yay! Ay, hindi ako papatalo! Meron pa nga yung mag-aaral-aralan kayo na kunwari meron kayong teacher. Oh, sige! 1+1! Ma'am! Magellan! Mali! 11! Bakit 11? Wala kasing equal! Ah,
At ang hindi talaga mawawala ay yung bahay-bahayan na kunwari may tatay, may nanay at anak. Nandito na ako. Nandiyan ka na pala! Papa! Uy, fried chicken, sarap. Paborito ko to. Masarap to. Kakainin ko na. Ikaw, bata ka. Kanina pa kita hinahanap pa. Ang tigas-tigas sa ulo mo. Uy ka doon! Opo, nay! Marami pang mga karanasan ang mga batang babae noon. At ilan lang yung ating mga napag-usapan. So sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Huwag niyong kalimutang mag-like, share at subscribe. Maraming salamat! Hello sa inyo mga kababata. Bakasyon na! Isa ito sa mga maliligayang panahon ng mga bata noon na hindi nagigising sa umaga para pumasok sa school. At wala ng assignment. At makakapaglaro na maghapon kasama ang tropa. Pero ang bakasyon ay hindi lang puro kasiyahan para sa mga batang lalaki. Panahon ito ng asaran. Banat! Tataasan tayo ng ihi! Ayoko! Hindi naman ako naiihi eh! Supot ka pa ata eh! Supot! Panahon din to na mapapansin nila na maliit ka. Oh! Maliit ka! Nagpatuli ka na ba? Patuli ka na para tumangkad ka! Huwag kang mag-alala! Parang kagat lang to ng langgam! Ito din ang panahon para mapatunayan ng mga batang lalaki ang kanilang pagiging mandirigma. Tayo ay mga lalaki! Oo! Anong gagawin natin? Magpatuli! Magpatuli! Sugod! Uy bunot, magpapatuli ka na din? Oo, para daw tumangkad ako. Mukhang masakit, no? Sabi ng nanay ko parang kagat lang daw ng langgam. Hindi pala masakit. Kagat lang pala ng langgam eh. Tama na po! Aray! Hindi naman ang tuli eh puputulin tapos tutubo uli. Hindi naman ganon mga utoy, kaya chillax lang. Pero sa probinsya, may pukpukan at hiwaan na nagaganap. Huwag ka mag-alala. Hindi ito masakit. Parang kagat lang to ng langgam. Aray! Higanting langgam!
Masakit ba? Hindi masakit. Parang kagat lang siya ng langgam.